Panahon na naman ng mga bagyo at habagat. Naku! At ang iniwang hagupit ng bagyong Egay na yan sa Kalakhang Luzon, puminsala sa maraming ari-arian. Trahedya na kumitil sa maraming buhay at nagpalubog sa maraming bayan dahil sa bahang hindi bumababa. Kaya ang tanong, paano ba tayo magiging ligtas sa ganitong dilubyo? Kung pati kalusugan natin ay pwedeng makompromiso, di ba? Importante ang handa at may alam sa panahon ng tag-ulan. Kaya, bawat isa sa atin dapat maging alerto sa bagyo. Oh, yung gate namin, wala na kaming lalabasan. Tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa Bangued sa Abrat. Ibang klaseng baha raw ang tumama ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Baha! Saan ka man lumingon at magpunta, baha pa rin. Ang mga Pinoy parang mga basang sisiw. Pagbuhos pa lang ng malalakas na ulan sa buwan ng Hulyo, magkahalong takot at pangamba na ang nararamdaman ng marami nating mga kababayan. At hindi nga sila nagkamali. Bago matapos ang buwan ng Hulyo, rumagasa ang hagupit ng bagyong Egay. Malakas ang hampas ng hangin at maladilubyong ulan na hatid ng tropical storm. Bukod dito kay bagyong Egay, meron pa po tayong panibagong low pressure air. Sama ng panahon, sinundan pa ito ng bagyong Falcon na hindi man pumasok sa bansa pero lalo pang nagpalakas sa ulan na walang humpay. Kalbaryo ang inabot ng ating mga kababayan sa norte at sa maraming bahagi ng Luzon sa walang tigil na buhos ng ulan. Pero ang mas ininda ng maraming Pinoy ay ang perwisyo ng baha sa kanilang buhay. Grabe mga kabayan, tingnan mo gano'ng kalakas yung ragasan ng baha dito sa may ilog, sa may Santa Maria, Bulacan. Isa sa grabing naapektuhan ng mga pagbaha ay ang probinsya ng Bulacan. 16 na bayan at 3 lungsod ang lumubog sa baha. Halos 200 mga barangay ang nawala sa mapa dahil sa matataas na tubig baha. Isang barangay Santa Cruz sa Giginto, Bulacan, ang lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Ito po ay napakalaking lala ng perwisyong binigay sa atin ng pag-ulan na to. 80% ng kabarangay ko na apekto na po ng pagbahang ito. Mahigit 20,000 tao ang kumanlong sa mga evacuation center. Para makapaglabas din ng kanya-kanyang pondo ang bawat LGUs, ay nag-session na kami para ma-announce na ni Governor yung state of calamity. And then yung sa mga disaster natin. Sa ayuda ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon, sila ngayon ay umaasa ng tulong. Dito namin nakilala si Joy kasama ang kanyang anak na babae. First time daw niya makatanggap ng stab para sa relief, kaya dali-dali siyang sumugod sa pila. Matapos ang halos isang oras sa pila, nakuha na rin ni Joy ang isang kahong relief goods. Sinamahan ng Rated Corina team si Joy pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay ni Joy, tumambad ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang tahanan. Lubog sa baha ang maliit at napakasikip nilang bahay. Doble ang hirap dahil naputulan pa sila ng kuryente. Halos mag-iisang linggo na nilang tinitiis ang malalim na tubig baha sa kanilang paligid at sa loob ng bahay. Animoy mga daga sa lungga ang kalagayan ng kanilang pamilya. Paglapag ng daladalang kahon ng relief, tiningnan na agad ni Joy kung ano ang laman ng kanilang nakuha. 2 kilong bigas at ilang delata at noodles. Pagkakasyahin nilang mag-anak sa ilang araw at umaasang muling maambunan ng pamahalaan.
pag sama-sama kami ng mga anak, uwi isang kilo sa aing namin. Mahirap po. Kagaya niyan eh, mag-aaral ng mga anak, wala pa kami pambiling gamit. Hindi na mo pwedeng, hindi mo pag-aralin kasi nga, kagaya yan, tambay-tambay lang yung mga bata. Ang asawa ni Joy na si Salvador, isang construction worker. Pero matumal ang tanggap ng trabaho sa panahong ito. Kaya dumidiskarte na lang sa pangangalakal ng mga basura para lang maisalba ang pamilya sa gutom. Isa lang ang pamilya ni Joy sa libu-libong Pinoy ngayon na patuloy na nagdurusa dahil sa baha. Ayon sa datos ng NDRRMC, humigit kumulang 700,000 na pamilya ang apektado ng mga baha sa buong bansa. Mahirap man o mayaman, pare-parehong napeperwisyo ng mga pagbaha tuwing bumabagyo. Sa pulso ng bayan, ang tanong, bakit nga ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Bakit nga ba parating binabaha ang ating bansa? Dalawa sa tinuturing na pangunahing dahilan kung bakit nagbabaha ang Pilipinas ay dahil sa heograpiya at topografiya ng Pilipinas. Ang mas malalakas na bagyo, ang baha na dati ay mabilis humupa, pero ngayon matagal nang mawala. Mga lugar na dati hindi binabaha, pero lubog na ngayon, ay may mas malalim na dahilan. Ito daw ay bunga ng pagbabago ng klima ng mundo o climate change. Na globally po, tumaas na po yung temperature by sinasabing 1.1 degrees centigrade kumpara nung mga early 1970s, parang sinisinat na siya dahil umiinit na siya. Ang talagang tinitingnan dito sa pagbabago ng klima, yung tinatawag na enhanced greenhouse gas. Bakit siya na-enhance? Kasi may mga aktibidades ng tao mismo na nakakadagdag po doon sa emisyon. So, tulad ng po ng paggamit natin ng elektrisidad na nanggagaling po sa mga fuel tulad ng coal, oil, and gas. So, habang sinusunog po ito, may kaikibat po siyang emisyon na lumalabas. Sa ganitong mga panganib, pang matagalang solusyon naman ang pinaplano ng pamahalaang lalawigan ng Bulacan. Mass dredging talaga sa kanila rin at sa atin din talaga kailangan. Yung Pamarawan River, yung Malolos River, yung Gat River. Pero siyempre, kahit na ito hukay may maliit, kung hindi naman mauhukay yung mga nasa malaki doon sa labas, bababa lang yun. So kailangan talaga sabay ito eh. Inuhukay ito, inuhukay yun. Dike tayo, approve yan, pumping station, and then the gate, yung pinaka-channel gate, okay na okay yan. Pero isa lang ang pagtatayo ng mega dike sa mga solusyon sa problema ng baha. Mas higit daw na kailangang ipatupad ang tamang zoning at pagpapatayo ng mga gusali at pamayanan sa mga ligtas na lugar. Isinusulong din ngayon ang pagkakaroon ng batas sa tamang paggamit ng lupa o ang tinatawag na National Land Use Act. Trilyong piso ang halagang kailangan ng gobyerno para ito ay mapatupad. Mag-institute tayo ng tunay na urban planning and infrastructure planning. Kasi kung hindi natin ma-anticipate yung paglaki ng problema, paano natin ipaplano kung saan ilalagay yung mga residential, commercial, mixed-use area, saan natin ilalagay din yung infrastruktura ng drainage and stormwater management. Kung saan dadami yung tao, saan dadami yung development, at anong area ang nangangailangan ng additional drainage or infrastructure to absorb flat waters or to mitigate yung problema. Pero sa totoo lang, may contribution din ang mga mamamayan kung bakit lumalala ang problema sa baha. Kulang din daw kasi sa disiplina ang mga Pinoy. Sa usapin naman ng basura, mag-segregate tayo ng maayos, no? Kung pwede natin, in fact, yung pag-lesson po ng paggamit po ng mga gamit na mas madaming plastic or wrappings, kasi even the plastics that we use, kailangan ma-lessen po yun kasi nakakadulot rin po siya ng emisyon.
Samantala, kapit lang mga Pilipino dahil hindi pa daw natatapos ang kalbaryong ating pinagdadaanan. Nangangalahati pa lang daw ang mga bagyo na inaasahang mananalasa at magpapahirap sa Pilipinas ngayong taon. Kaya ang tanong, handa ka na ba sa muling paghagupit ng mga bagyong paparating? Ang mga tips para maging mas ligtas at handa sa baha. Pati na ang seguridad sa kalusugan ngayong tag-ulan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Sa nagdaang bagyong Egay, 25 ang nasawi dahil sa pagkalunod. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ang nasira sa mga imprestruktura. Higit 1 bilyon naman ang nasira at nalugi sa mga kabuhayan, lalo na sa agrikultura. At hanggang ngayon, maraming pamilya pa rin sa kalakhang Luzon ang nakalubog pa rin sa baha. Ito ang realidad ng buhay Pinoy tuwing panahon ng bagyo at habagat. Dapat fighting for survival ang goals natin laging mga Pilipino. Ang mahalaga, may sapat tayong kaalaman at impormasyon sa mga paparating na bagyo. Kung meron kang kakayanan, i-retrofit yung bahay, taasan or dagdagan ng palapag. Pero kung medyo kulang tayo sa kakayahan na i-retrofit yung ating bahay, at least makakapag-prepare tayo kung alam natin na medyo umulan-ulan na, is at least makakalikas tayo or makakalipat tayo sa higher grounds. Ganun din yung mga gamit natin, at least mayakit na natin kung alam nating binabaha talaga yung ating lugar. Pinapayo rin ng mga eksperto sa sakuna at kalamidad ang pagkakaroon ng tinatawag na go bag ang bawat pamilya. Dito'y nakahanda ang lahat ng kakailanganin ng isang pamilya para makasurvive sakaling may dilubyo dulot ng bagyo, baha at hindi inaasahang kalamidad. Okay, so ito yung go bag na pinapayo ng Office of Civil Defense na bawat bahay or bawat isa sa atin ay dapat merong ganito. Basic na laman ng ating mga go bag na dapat lamanin. So nung una, may first aid kit tayo dapat. Kapote. So sa tuwalya, so pwede siyang magamit na panligo or pwede rin siyang gamitin kumot kung kinakailangan. So ito yung mga usually na advisable na isasama sa go bag natin ng pagkain. Una is dilata, dahil una hindi siya madaling mapasok ng tubig or madaling ma-expose dahil secured siya sa dilata. At pag dilata is mahaba yung shelf life niya. No? Hindi lang perwisyo sa kabuhayan ang hatid ng pagbaha. Nakokompromiso at nalalagay din sa panganib ang ating kalusugan. Maraming sakit ang pwedeng makuha sa maruming tubig baha. At isa na dyan, ang leptospirosis na nakamamatay kung hindi maaagapan. Nito lang 24 ng Hulyo, isang asawa ni Christine Oro na si Relever na namatay dahil sa sakit na nakuha sa baha. Biktima ang kanyang asawa ng sakit na leptospirosis. Lately po kasi gumagala-gala nga po siya. Ngayon po, umuulan-ulan na po kasi nung time na yun. Kaya ang area po namin din dito is mabahain. Yung mga naramdaman niya po nung time na yun, yung masakit nga daw po yung ulo niya, buong katawan niya. Nilagnat po kasi siya ng 2 days noon. Naging okay naman siya dahil pinainom ko po siya ng mga any na gamot. With 2 days na po na yun, naging okay naman po siya. Kaya yun lang po. Tapos bigla na lang po siya na bumalik po yung sakit ng pangatawan niya, na hindi na siya makatayo. Tapos yun nga po, pakunti-kunti po yung ihi niya hanggang sa naging pula po. Tapos hanggang sa parang tulo-tulo na lang din po yung ihi. Hindi ko naman po kasi alam talaga kung ano yung sakit niya, kung ano yung nararamdaman niya. Kaya yung time na yun, para pong mahirap ipaliwanag kasi po
Para sa akin po kasi, kung ano yung nararamdaman ng asawa ko, kahit may sakit o ano, hindi ko yan matiis eh. Ayun pa kaya yung ganong kalagayan niya. Mahigit 2,000 kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health noong nakaraang taon. Mas mataas ito kumpara sa mga nagdaang taon dulot ng baha. Kaya babala ng DOH ang ibayong pag-iingat sa paglulusong sa baha. Taon-taon ang leptospirosis ay tumataas lalo na sa mga lugar na may dagdi ang pagbaha o matagal ang pagbaha. Ay kailangan pong mangyari at ito po ay dapat mangyari habang ang panganib ng tubig baha ay nandyan. Sa mga impormasyong binibigay namin sa inyo, lalo na yung infected na mga daga sa ihi nila at pag naghalo ito sa tubig baha, ay nandun yung panganib. Kaya ngayon mga kababayan natin, paulit-ulit namin na pinapaalalahanan na una, kung makakaiwas sa baha, umiwas. Pangalawa, kung hindi makakaiwas, magsuot ng bota para hindi rin naman malagay sa panganib. Doon po sumusuot yung bakterya po at yan ay malamang makakaranas ng mga sintomas, lalo na yung mga kalalakihan po kaysa mga kababaihan. Ugaliin daw na magbanlaw talaga ng paa pagkatapos tumapak sa mga tubig baha. Maghugas palagi ng kamay at uminom ng vitamins para tumaas ang resistensya. Mapakalusugan, kabuhayan at kaligtasan. Hindi biro ang problema sa baha dahil buhay ng marami ang napeperwisyo dito. Kaya babala ng mga eksperto hanggang kayang umiwas sa mga lugar na bahain at lubugin ng tubig. Umiwas na. Matagal nang usapin at problema ang pagbabagyo at baha sa Pilipinas. Ilang dekada na rin ang nagdaan at ilang administrasyon na ang nalipasan. Pero ang baha pa rin ay everywhere sa ating bansa. Kaya bago pa mahuli ang lahat, it's wake up call time sa ating mga Pinoy. Huwag nating iasa sa gobyerno ang lahat ng solusyon para sa ating sarili. Dahil sa totoo lang, sa maliit nating ambag at paraan ay kaya nating simulan ang pagbabago. Disiplina lang sa sarili. Malasakit sa kapaligiran ang unang hakbang para maiwasan ang dilubyo sa buhay. Mga basurang itinapon, babalik din sa atin pagdating ng baha. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili. Kung ang hanap